Napakadami na nang nangyari mula nang itatag ni Miguel Lopez de Legazpi ang new Spanish city na Manila noong June 24, 1571. Nasaksihan nating lahat ang malaking pagbabago ng Kapitolyo ng Pilipinas mula nang ito'y maging Pearl of the Orient hanggang sa pagdaanan nito ang maraming mga digmaan. Marahil Cebu ang mas naunang naging Kapitolyo ng Pilipinas, subalit nailipat at nanatili ang Maynila bilang kasalukuyang Kapitolyo ng bansa. Saksi ang lungsod sa pag-angat at pagbagsak ng Pilipinas mula noon hanggang ngayon. Subalit sa dami ng nangyari sa Maynila, alam nyo ba na napakarami pa palang mga natatanging kaalaman ng inililihim nito na maging ang mga residente ng lungsod ay hindi nila ito alam. Yan ang tampok sa ating listahan ngayon. Halika Paps, samahan nyo akong lakbayin ng Maynila upang alamin ang mga itinatagong lihim nito. Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Ang mga sikretong underground tunnel sa lungsod. Sa kasalukuyan ay mababanaag ang pagiging moderno ng lungsod dahil sa mga nagtataasang gusali at malalaking establishmento. Subalit bukod sa mga modernong mga gusaling ito, alam nyo ba na may mga sikretong lagusan ng lungsod na mas nauna pang itayo kaysa sa ikalawang digmaang pandaigdig? Sa ikagugulat ng marami, alam nyo bang ang Makati City at Bonifacio Global City sa Taguig ay may mga nakatagong lagusan sa ilalim ng lupa? Noong Enero 2011, isang crew ng Manila Water ang nakadiskubre ng isang tunnel habang nagsasagawa ng digging operation sa isang lugar sa EDSA, Guadalupe. Hindi gaanong naglabas ng pahayag kol sa nadiskubreng tunnel, subalit ayon sa ilang ulat, matatagpuan ito 3.5 metro ang lalim mula sa kalsada na kasyang-kasya ang mga truck. Ang Fort Bonifacio Tunnel naman sa kabilang banda ay matatagpuan malapit sa Mega World. Ang tunnel ay may mahigit 2 metro ang haba at 4 na metro naman ang lapad. Meron itong 32 built-in chambers, 6 na metrong lalim na balon at 2 lagusan na tumatago sa Barangay East Rembo at Barangay Pembo sa Makati City. Meron din itong 4 na mga pasukan. Ang isa ay nasa C5 malapit sa Market, habang ang pangalawa ay nasa East Rembo. Ang pangatlo ay nasa Amapola Street, subalit isinarado ito dahil sa ipinapatayong bagong bahay sa lugar. Ang pang-4 na pasukan ay bukas pa din na matatagpuan naman sa Morning Glory Street. Pinaniniwalaan ng marami na ang tunnel na ito ay ginawa sa utos ni General Douglas MacArthur, subalit mas malaki ang paniniwala ng iba na itinayo ito ng mas maaga pa kaysa pagdating ng mga Amerikano sa bansa. Ito ay sa pangunguna ng mga minerong igurot mula sa Cordillera noong 1900s. Ito ay unang ginamit na underground highway para sa pag-transport ng mga pagkain, gamot at iba pang military supply sa Fort McKinley na ngayon ay Fort Bonifacio. Nang dumating ang mga Hapon, ang tunnel ay nagsilbing kuta ng mga matataas na opisyal ng mga Hapon kasama na si General Tomoyuki Yamashita. Matapos ang giyera, inilipat ang pangangalaga ng tunnel sa gobyerno at taong 1955 nang tuluyan na itong isarado at kinalimutan na ng publiko. Alam nyo bang si General Douglas MacArthur ay nagsilbing General Manager ng Manila Hotel? Itinayo noong July 4, 1912. Ang Manila Hotel ay saksi sa mga makasaysayang pangyayari at naging pahingahan din ng mga mahalagang tao ng kasaysayan gaya ni General Douglas MacArthur. Noong taong 1935, kinumisyon ni Pangulong Manuel Quezon si MacArthur na tumulong sa pagtatatag ng Philippine Army at maging military advisor ng Commonwealth. Mula taong 1935 hanggang 1941, nanatili si MacArthur sa Manila Hotel kasama ang kanyang asawa na si Jean at ang anak na si Arthur. Bago pa man sila makarating sa Maynila, kinuha ni Pangulong Quezon ng architect na si Andres de Luna de San Pedro, anak ng sikat na pintor na si Juan Luna, para sa pagtayo ng 7-room penthouse sa Manila Hotel.
Namuhay sa karangian at kasaganahan si MacArthur sa naturang hotel ng mahabang panahon. Hindi naging biro ang gastos ng pamilya sa kanilang paninirahan sa hotel, kaya naman halos magsarado ito dahil sa laki ng kanilang naging bill. Upang solusyonan ang naturang malaking gastos, napagkasunduan na gawing general manager si MacArthur ng hotel. Hindi naman nagdalawang isip ang general at tinanggap niya ito. Alam niyo bang maraming lugar sa Maynila na dati palang mga sementeryo? Dahil sa modernisasyon, maraming mga dating libingan sa Maynila ang natakpan ng mga naglalakihang mga gusali at establishmento. Gaya na lamang ng isang sementeryo sa Malate, Manila na dating tinatawag na Fort San Antonio Abad na ngayon ay kinatatayuan ng itinuturing na unang modernong mall ng bansa, ang Harrison Plaza. Subalit bukod sa Harrison Plaza, nahihimlay din pala sa Remedyo Circle sa Malate ang itinuturing na isa sa mga unang sementeryo sa Manila. Isinarado ito matapos ang World War II at ang lahat ng mga nakalibing dito ay inilipat sa South Cemetery. Isinarado upang magbigay daan sa paggawa ng kalsada patungong Manila Zoo. Isa pang dating libingan sa Maynila ay ang kinatatayuan mismo ng Espiritu Santo Parish Church sa Santa Cruz. Ito ang unang simbahan na nakatuon sa banal na espiritu. Alam nyo ba na ang Felix Hidalgo Street sa Quiapo ay minsang tinaguri ang most beautiful street in Manila? Hango ang pangalan nito sa sikat na Pilipinong pintor noong 19th century na si Felix R. Hidalgo. Ang Felix R. Hidalgo Street sa Quiapo, Maynila ay ang nag-uugnay sa San Sebastian Basilica at Basilica ng Quiapo. Kahit na ngayon ay nagkalat na sa lugar ang mga illegal settlers, barong-barong at mga establishment, hindi pala ito ganito noong unang mga panahon. Sa katunayan, dahil sa ganda nito, ay tinaguran itong pinakamagandang lugar sa Maynila noong 1817 dahil na din sa mga grandiosong mga mansyon na nakatinding noon sa lugar. Dati itong San Sebastian Street. Ang Felix R. Hidalgo Street ay lugar noon ng mga pamilya na nasa middle class noong panahon ng mga Espanyol. Ayon sa isang antropolohiyang profesor, pinipili ang lugar na ito ng mga mayayaman tao dahil malapit ito sa eskwelahan, sa Malacanang at iba pang mga recreational centers sa Rizal Avenue. Sa kasamaang palad, unti-unting naglaho ang ganda nito noong pumasok ang dekada 60. Alam nyo bang nasakop pala ng Briton ang Maynila sa loob ng 2 taon? Ang pangyayaring ito ay parte ng Seven Years War mula noong 1756 hanggang 1763. Bagaman nangyari ang digmaang ito sa parteng Europa, narating din ang kanilang pananakop ang Maynila noon. Ang mga sundalong Briton ay dumating sa Pilipinas noong Setyembre 23, 1763. Na may 15 barko at halos 6,000 tripulante na pinamumunuan ni William Draper at Samuel Cornish. Walang nagawa noon ang kasalukuyang gobernador general ng Maynila na si Archbishop Miguel Rojo, kaya matagumpay na nasakop ng mga Briton ang kalakhang Maynila. Mas lalong nagalit ang mga Briton nang mapaslang ang kanilang mga sundalo sa kamay ng mga Espanyol. Nagpaabot ng liham si Archbishop Rojo kay Draper ng isang liham ng paghingi ng tawad at ang pakiusap na palayain ng kanyang pamangkin na si Antonio Tagle na noon ay nasa kamay ng mga Briton. Pumayag naman ang mga Briton sa kagustuhan ni Rojo, subalit habang ibinabiyahe si Antonio Tagle pa uwi ay sinugod sila ng mga Espanyol at napatay din ito kasama ang isa pang mataas na opisyal ng British Army na lalo muling nagpagalit sa mga Briton. Sa sumunod na araw ay sinira ng mga Briton ang Intramuros at ipinakita kung gaano sila kalakas hanggang sa mapilitan ng mga Espanyol na isuko na lamang ang Maynila sa mga Briton. Ang pananakop ng mga Briton sa Maynila ay nagtagal ng 2 taon hanggang sa opisyal itong palayain ng mga Briton dahil sa pinirmahan nilang kasunduan na Treaty of Paris noong 1764. Alam nyo ba na noong 16th century sa Maynila ang mga Muslim ang mga nasa matataas na kalagayan, estado at posisyon, habang ang mga Tagalog naman ang mga nasa mas mababang kalagayan? Noong 16th century sa Maynila, na noon ay tinatawag na Seludo, ito ay kontrolado ng mga Muslim. Nagsimula ang lahat ng si Sultan Bulkay ng Brunei ay nalupig at nasakop ang kabuuan ng Tondo at nagtayo ng kota sa lurong bilang pagpapakita ng kanyang paghahari sa lugar. Kinalaunan ay mga Muslim ang namuno sa lahat ng aspeto ng lungsod, mula sa kayamanan, posisyon sa gobyerno hanggang sa paggawa ng mga batas. Ang mga Tagalog sa kabilang banda ay kinonsiderang pangalawa lamang sa kanila pagdating sa estado sa lipunan.
Dahil dito ay na-adapt na din ng mga Tagalog ang uri ng pamumuhay at kultura ng mga Muslim na kumokontrol noon sa buong Maynila. Mula sa paggamit ng mga pangalang Muslim, pagsusot ng turban, pagbasa ng Quran hanggang sa hindi nila pagkain ng karne ng baboy. Alam nyo ba na ang eskolta sa Maynila ay nakapagtala ng maraming kauna-unahang bagay at pangyayari sa bansa? Marahil ay alam nyo na at nabanggit ko na din sa mga nauna ko ng mga video, ang Clark's Ice Cream Parlor noon sa paanan ng Jones Bridge ay ang kauna-unahang tindahan ng ice cream sa Pilipinas. Ang soda fountain at restaurant na ito ay dinala sa bansa ng isang Amerikanong negosyante. Subalit ang tindahan na ito ay isa lamang sa mga unang pangyayari na naganap sa eskolta sa Maynila. Dito din matatagpuan noon ang Salon de Partiera na nagbukas noong 1896 at naging kauna-unahang movie house ng Pilipinas. Ang unang pelikulang ipinalabas dito ay napanood noong taong 1897, mga French silent movies na sinabayan ng tugtog ng orkestra, ang unang apat na pelikula na ipinalabas dito. Kilala din ang eskolta na noong bago pa man dumating ang mga mananakop sa Pilipinas bilang shopping strip para sa mga upper at middle class ng bansa. Naging tahanan din ang eskolta ng kauna-unahang electric cable car na tranvia, ang pinakaunang American style department store na Beck at ang unang elevator sa Burke Building. Alam nyo ba na ang Thomas Claudio Boulevard sa Malate ay hinango ang pangalan sa nag-iisang Pilipinong namatay noong World War I? Isinilang noong May 7, 1892, si Tomas Mateo Claudio ay tubong Morong Rizal. Nagtrabaho siya bilang gwardiya sa Bureau of Prison subalit natanggal ito nang mahuli siyang natutulog habang nasa oras ng trabaho. Lumipat siya sa Amerika at nakapagtrabaho sa isang plantasyon ng asukal sa Hawaii na kalaunay naging tagalata ng salmon sa Alaska. Nagkaroon siya ng pagkakataon na makapag-aral ng commerce sa Nevada. Matapos ang kanyang graduation, nagtrabaho siya bilang clerk sa local post office. Si Claudio na noon ay isa ng Filipino-American ay nagdesisyon na sumama sa US Army. Naging miyembro siya ng American Expeditionary Force papuntang France na pinadala ng gobyerno ng Amerika upang labanan ng mga Germans noong World War I. Sa kasamaang palad, namatay si Claudio sa gitna ng labanan noong June 29, 1918 at dahil dito ay itinuring siyang unang film war hero at nag-iisang Pinoy na namatay noong World War I. Upang bigyan siya ng parangal, ang Private Thomas Claudio Post 1063 Veterans of Foreign Wars sa Estados Unidos ay itinayo noong 1923 ng mga grupo ng film veterans ng World War I. Isang kolehiyo, kalsada at tulay ang ipinangalan din sa kanya sa Pilipinas upang bigyan siya ng parangal. Alam nyo ba na ang tatlong patayong suporta ng Quezon Memorial Shrine ay base sa edad ni dating Pangulong Manuel L. Quezon noong siya ay mamatay? Nasa loob ng Quezon Memorial Circle ang isang museum, bantayog at mga labi ni dating Pangulong Manuel L. Quezon at ng kanyang may bahay na si dating First Lady Aurora Quezon. Ang disenyo ng bantayog ni Quezon ay batay sa likha ni Federico Ilustre na siyang nagwagi sa labanan ng mga arkitektong nais idisenyo ang bantayog. Ang naturang bantayog ay may tatlong tila posting nakatayo na sumisimbolo sa Luzon, Visayas at Mindanao. May taas ang mga ito na 66 na metro na base sa edad ni Manuel L. Quezon nang siya ay mamatay noong August 1, 1944. Makikita din sa taas nito ang tatlong anghel na may hawak na sampagita na likha naman ng isang Italianong eskultor. Ang konstruksyon sa Quezon Memorial Shrine ay nagsimula noong 1950s at natapos lamang noong 1978 dahil sa mga aberya gaya ng kakulangan ng pondo at sa mahirap na pag-import ng Carrara marble na bloke-bloking dinadala sa lugar. Noong August 19, 1979, ang mga labi ni Manuel Quezon ay inilipat mula sa Manila North Cemetery patungo sa Quezon Memorial Circle. Sa parehong taon, idiniklara ni dating Pangulong Ferdinand Marcos ang lugar bilang isang pambansang bantayog ng Pilipinas. Isa na namang kwento ng pagbabaliktanaw sa kasaysayan ang naitampok natin ngayon. Huwag kalimutang i-like ang video ito at mag-iwan ng komento sa ibaba ng mga nais nyo pang malamang kwentong kasaysayan sa Pilipinas. Mag-subscribe na din para lagi kayong updated sa mga pinakabagong video dito sa Kasaysayan Pinoy. Magandang araw po at mabuhay ang bansang Pilipinas!